Hi loves, for today's video, i-share ko po sa inyo yung maliit po na mini video room po na mini-makeover namin. So, para meron kayong idea kung meron kayong ganito na kaliit na room, kung magkano po yung budget po na magagastos. So, ito po yung kanyang video room bago po namin siya mini-makeover. So, yung kanyang patungan po ng mga video player ay nasa table lang at yung kanyang pintura, yung ibang part po ay medyo rough po, so medyo marami kaming minasilihan bago po namin siya inapplyan ng flat latex. So bago po namin siya minikover, yung kanyang pader ay meron pong nakadikit na parang foam yung wall sticker na dinidikit. So masyado siyang sticky. Tinanggal po namin yon at meron pong part po sa kanyang pader na medyo rough. So, kailangan po siyang i-skin coat para po kuminis yung pader niya. So, dahil masyadong madikit po yung mga dinikit niyang wall sticker, ang ginamit po namin pang alis sa kanya para mas mabilis siyang matanggal is paint thinner. So, after namin siyang i-paint thinner, ang ginawa na namin ay minasilihan na po siya using skin coat para maging fine po yung pader niya. And then, finalat latex po namin siya after po ng skin coat para mas makapit po yung itatop coat po namin sa kanya na glossy na pambato. So, dito po sa transient house ni client, gusto niya maglagay ng video room. So, ang idea niya dun sa video room, dahil transient house nga siya, ang gusto niya yung merong privacy yung video room para kung just in case na hindi po siya i-rent po ni client niya, option na po ng kanyang mga renter kung i-avail nila yung video room o hindi. So, doon sa video room, meron pong pinto at ang gusto niya po yung kanyang mga video na sound system. So, gusto niya lagyan po siya ng cabinet para malagyan niya po ng lock kung hindi po i-avail ng kanyang mga customer yung video. So, ang ginawa namin, sinukat namin syempre yung kanya mga player at yung kanya mga speaker para saktong-sakto siya po dun sa loob na po ng cabinet. And then, yung kanyang cabinet po ng kanyang player, ang ginamit po namin dyan na pintura is flat latex, pambato po. Para mas madali siyang matuyo dahil yung mga enamel po na ginagamit sa pangkahoy at sa pambakal, medyo maamoy siya, matapang at amoy at matagal siyang matuyo. So, dahil transient house niya siya at lagi may nag-rent sa kanya, gusto niya po mabilis ang pong trabaho. So, ang idea ko sa kanya, ang ginamit po namin na pangpintura ay flat latex. Pero, minasilihan po namin siya ng skin coat para makinis bago po namin siya tinap coat po ng preferred na kulay po ni client. So, yung mga pintura po na ginamit dyan, minix ko lang po yung kulay beige at yung kulay green dahil kasi yun ang choice niyang kulay, yung apple green, para medyo daw malamig sa mata. Ang budget po dyan ni client ay 13,500 kasama na po yung labor materials at 3 days po siyang ginawa. So, doon po sa 13,500 po, kasama na po doon yung cabinet ni client na lalagyan niya ng mga bijoke player. So, yan labs, tip ko lang sa inyo. Pwede po kayong gumamit ng mga pintura na pambato kung gagamitin niyo po sa kahoy. Basta po ang inyong masilya na gagamitin ay pambato din. Pwede pong skin coat katulad po ng ginawa po namin dito po sa cabinet po ni client. Kung naging helpful po sa inyo itong video na ito, paki-like and share and subscribe. At kung meron po kayong mga questions about sa mga construction materials and prices, just leave your comments below. Bye!